bago ka ba sa channel ko? Kung bago ka sa channel ko, sana mag-enjoy ka sa mga videos ko. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please click subscribe button and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong palabas. Good morning mga lalabs! Ayan, kagigising ko lang po at nandito po tayo sa aking dirty kitchen. Ayan, dirty talaga siya. So, pasensya na po. Ayan, so, nagluluto po kasi tayo ng ating puto kalasyaw. Ayan, puto kasi sa may amin po kasi yan. And yung recipe na po yan, naman ako pa po yan paggagawa ng puto na yan sa aking lola. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po siya gawin. Ayan, madali lang and see you there! So, pag hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and pakithumbs up na rin po mga lalabs. And so, kita-kita tayo sa aking dirty kitchen! So, nagbabad lang ako ng bigas. Ayan yung bigas na binabad ko lang siya ng overnight. Ayan, so i-ano natin siya. Igiling natin siya sa blender. Para ano, para mapino siya. So, start na po tayo. Lagay lang po natin yung bigas. Make sure po na hinugasan nyo maigi yung bigas bago nyo siya ibabad. Lalagay din natin yung tubig na pinagbabaran. So, meron pa siyang ano, kaya iaano pa natin siya, igigiling muna natin siya ulit. Ayan pa siya, buo-buo pa siya. Check ulit natin. So, medyo ano-ano pa siya. Lalagyan din natin siya ng kanin biga, ay kanin. Lalagyan natin siya ng kanin. Yung nalutong kanin to guys. Ganito na po yung texture niya. Pwede na po siya. Yung para siyang yogurt.
Ayan, so okay na siya. Kailangan natin siyang salain. Pero iano ko muna siya ulit. Igigiling ko muna kasi hindi siya masyadong ano. Hindi pa. Yung texture niya hindi ko pa masyadong ano. Lagyan ko siya ng konting tubig kasi medyo malapot. Igigiling ko pa siya ulit. So, atin na siyang sasalain. So, atin siyang sasalain para maano yung ano niya. Para yung buo-buo niya maalis. Ito na po yung ano, nasala nating mixture. Lalagyan lang po natin ng asukal. Depende po yung asukal na yan sa inyong panglasa. Kung gusto nyo masyadong matamis, lagyan nyo siya ng 1.5 cup. Kapag ayaw nyo naman, 1 cup lang na asukal. Ayan, so haluin lang po natin maigi yung asukal para incorporate. Tapos lalagyan po na, pagkatapos nitong maano yung asukal, lalagyan lang po natin siya ng baking powder. So titikman natin siya kung tama na yung asukal niya. Titikman niyo po siya kung okay na yung asukal niya sa inyo. Haluin lang po talaga siya ng maigi para maano yung asukal niya. Para hindi siya ano, buo-buo. Asukal. Ayan, tapos lagyan na po natin siya ng baking powder. Eh, 1 sachet ng baking powder. Ano lang to? Siguro, ano, 1 tablespoon. Lagyan lang natin siya ng baking powder. Make sure po na nadurog yung baking powder sa loob. Ayan, may buo-buo pa. Ayan, so, haluin lang siya ng maigi. So, pwede na yan. I-set aside po natin siya hanggang sa mag-bubble siya habang nagpapainit po tayo ng tubig. So, ayan guys, nakikita nyo po, nagbabubbles siya. Ayan.
Hintayin muna natin siyang magbubbles ng magbubbles habang tayo nagpapainin ng tubig. Ayan, pwede na yan guys. Pero ipapabubblesin pa natin ng kaunti. Ayan. Mga ano to eh. Mga 10 minutes na hintayin natin magbubbles siya. Tapos pwede na siyang iluto. So maglalagay lang tayo ng hulmahan ng puto. Ayan, malalaki yung ano ko ng puto kasi wala po ako yung maliliit na para sa puto talaga siya. Ito para sa cupcake kasi yan eh. Wala po tayong hulmahan ng ano, yung para sa puto na maliliit. So, ito na muna. Malalaki. Lugasan ko lang po siya ng maigi. So, ayan po siya. So, lalagyan natin siya ng mixture. So, nailagay na po natin yung ano natin. Isasalang lang po natin siya ng mga ano, 15 to 10 minutes lang po sa apoy. So, ayan, nasa apoy na po siya. Hintayin lang po natin na maluto siya. So, palagyan lang po natin yung ating puto. Ganyan na po yung itsura niya. So, gagawa lang po tayo ng juice. Mansanas po. Mansanas sa kasaging para sa bata. Isang mansanas, isang saging sa kagatas. Hinati-hati ko lang po yung mansanas ng mga cubes-cubes. Ayan natin yung mansanas. Then yung saging. Medyo matigas pa itong saging ko. Hati-hatiin lang natin yung saging. Ayan. So, lagyan lang din po natin siya ng asukal. Then gatas. Yan, so pwede na siguro yan. So, ready na yung ating juice. Lalagyan lang natin siya ng straw.